For 32 years now, this small eatery has been the only source of income of the Mindaro family. But the already hard situation became more difficult due to the pandemic. Gone are the days where they would earn 2,000 pesos or $40 daily from their regular customers. Last April, at the height of the lockdown, Ching's eatery was saved by the government's 8,000 pesos social amelioration program subsidy. Minsan wala na kaming pamalingki. Kung ano na lang po yung natira namin, iniinit ko na hindi naman pwede pa naman siya talagang mabibili. Still these days, debts continue to pile up and their only prayer is to receive the SAP second tranche. Hindi kami makabayad sa mga utang namin kasi po ito na lang din yung puhunan na natitira sa akin. Yung 1,000 o kaya 800, yun na lang yung pinanggugulong-gulong namin araw-araw. Last March, Congress passed Republic Act 11469, or the Bayanihan to Heal as One Act, targeting to aid 18 million indigent families, displaced workers, and other affected sectors. The Department of Social Welfare and Development was supposed to release the 5,000 to 8,000 pesos SAP subsidy to its intended beneficiaries last April and May. As of July, however, the DSWD was only able to distribute the second tranche to some 3.2 million poor families residing in expanded community quarantine areas. The DSWD targets to complete the distribution middle of August. Meron pang mga mangilan-ngilan na mga local government units na hindi pa nakapagkumpleto nung submission nila ng included list. Kami na po ang bumaba sa mga lokal na pamahalaan para tulungan sila sa pag-input. Nakipagtulungan tayo sa Armed Forces of the Philippines at the Philippine National Police para maisagawa itong mga bigyan ng payout sa mga lugar na malalayo na lamang. Even the Office of the President sees the snail pace SAP distribution. Malacanang junks the August deadline set by the DSWD. Tinatanggap po namin ang deklarasyon ng DSWD na hindi matatapos ang July na hindi maibibigay ang kabuuan ng ayuda maliban dun sa mga walang access sa internet. Iwan na lang po natin doon. Civil society group Freedom from Debt Coalition is also unimpressed by the government's implementation of the Bayanihan 1, especially on the subsidy aspect. For the group, many were excluded and the implementation has so many lapses. They're supposed to flatten the curve ng spread ng virus, pero masasexful pa sila in flattening the economy, impoverish yung malaking bahagi ng karamihan ng ating mamamayan. So, wala na rin yung middle class. Dapat siguro yung sinasabi nilang social amelioration na good for 2 months, eh dapat gawin na tuloy-tuloy monthly. Of Reneo adds, indigent families who are being subsidized must also be given a role rebuilding their own community. And help to the underprivileged, he says, must be expanded and strengthened. Dapat talaga iayos ng gobyerno yung survival ng sambayanan. So that's why ang tapos namin, dapat mas ayusin, liwanagin ang people's survival program sapagkat sa ganitong pandemic, ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. And yung pinakamayaman, hindi siya makakasiguro sa kanyang kalusugan hanggat merong mga may sakit na may hirap. Dapat lumaki ang social amelioration. I think ang allotment nila sa social amelioration, yung saving the poor and the most vulnerable. Senate President Vicente Soto III gives his assurance. The Senate will immediately approve the proposed Bayanihan to Recover as One Act or the continuation of Bayanihan 1 when session resumes next week. Dubbed as Bayanihan 2, the bill, which was already passed on second reading before the session adjourned last July, seeks to expand assistance to the crisis-affected sectors using a projected budget of 140 billion pesos. Sherian Torres, ABS-CBN News.